ng kaunlaran. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ito ang DZLB News! Magandang tanghali po, Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin, ibabalita natin. Ngayon po ay Biyernes, 12 ng Abril 2024, sa ulo ng mga balita. Bilang ng mga tinamaan ng pertussis sa Calabarzon, tumaas ayon sa DOH. Laguna at Cavite, nagtala ng pinakamaraming kaso ng nasabing sakit. Nakaambang pagbabawas ng alokasyon ng tubig sa Manila Water, sinuspende supply ng tubig sa mga customer nito sa Metro Manila at Rizal, sapat pa. Youth group sa Cavite humingi ng hustisya sa sexual abuse victim na inaresto laban sa kasong libelo. 63 LGU sa Calabarzon tumanggap ng Seal of Child-Friendly Local Governance. At 2 Philippine Navy pilots sawi matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter sa Cavite City. Sa ngalan po ni Gien Garma, ako po ang inyong tagapaghatid balita ngayong tanghali. Ako po si RJ Galang. Tayo po ay nasabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB, sa ating 24/7 audio streaming site na zeno.fm/radyodzlb at sa Zeno Radio app. At ngayon po sa detalye ng mga balitang atin. Tumaas po ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng pertussis sa Calabarzon. Sa pinakahuling tala ng Department of Health o DOH, umabot na po sa 133 ang kumpirmadong kaso ng pertussis sa rehiyon. Inulit ko po, 103 confirmed cases ng pertussis sa Calabarzon, higit po na mas mataas sa 81 kasong naitala noong nakaraang linggo. Ayon po sa Morbidity Week 14 record ng DOH Center for Health Development Calabarzon, ang mga lalawigan ng Laguna at Quezon ang may pinakamalaking bilang ng confirmed pertussis cases na merong tig 27 kaso. Kabilang po sa mga lugar na may kaso ng pertussis sa Laguna ay ang lungsod ng Santa Rosa na may 15 kaso. Sinundan po iyan ng San Pedro City, Calamba City at bayan ng Los Baños. Sa mga kumpirmadong kaso, 5 na ang naitalang namatay sa Cavite at 3 naman sa Laguna. Dahil na rin po sa dami ng kaso ng pertussis, nagdeklara ang Santa Rosa City ng State of Calamity nitong nakaraang Miyerkules lamang. Nauna naman ang Cavite sa pagdeklara ng State of Calamity sa lalawigan noong nakaraang buwan. Ang pertussis ay isang nakahawang uri ng respiratory infection na nanggagaling po sa bakterya. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng droplets na nagmumula sa pag-ubo at pagbahing. Ilan po sa mga sintomas nito ay lagnat, sipon at ubo na maaaring mag-develop bilang pneumonia. O ito naman po mga kaibigan, usapang tubig. Magandang balita para sa mga sineserbisyon po ng Manila Water sa Rizal Province. Binawi ng National Water Resources Board ang nakaambang bawas alokasyon ng tubig ng Manila Water ngayong buwan. Ibig sabihin po ay sapat pa rin masusuplayan ng tubig ng nasabing water concessionaire ang mga customer nito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal Province. Ayon po kay Manila Water Corporate Communications Manager Raymond Maymay na mananatili sa 50 cubic meter per second ang kanilang alokasyon ng tubig sa susunod na 2 linggo. Ito ay matapos makita na nasa safe appropriated level pa rin ang tubig sa Angat at La Mesa Dam na pinagkukunan nila ng supply ng tubig.
Iniurong na po sa Mayo a 1 ang desisyon kung babawasan pa ba ang supply ng tubig ng Manila Water na posibleng makaapekto sa kanilang serbisyo para sa mahigit 2 milyong customer nito sa lalawigan ng Rizal. O ito naman po anunsyo. Panandali ang mawawala ng tubig ang ilang lugar sa lungsod ng Calambasa, Laguna mamayang gabi, April 12. Sa Facebook post ng Calamba Water District, magkakaroon ng water service interruption sa ilang bahagi ng barangay Crossing at Rial sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito ay upang bigyan daan ang sinasagawang system maintenance real-time adjusting sa pump motor control ng kumpanya sa nasabing lugar. Good news pa rin! 63 lokal na pamahalaan sa Calabarzon Region ang tumanggap ng Seal of Child-Friendly Local Governance mula po sa Department of Interior and Local Government. Sa buong rehiyon, tumanggap ng nasabing pagkilala at parangal ang 11 bayan at lungsod sa Batangas, 13 naman po sa lalawigan ng Laguna, 14 sa Cavite, 10 sa Rizal, at 15 naman sa Quezon Province. Ang manasabing local government units or LGUs ay nakakuha ng 80% na marka sa 4 na kategorya: survival, development, protection, participation, at governance. Tanging ang Carmona City sa lalawigan ng Cavite ang nakuha ng perpektong rating sa buong rehiyon sa isinagawang child-friendly local governance audit noon pang 2022. Kumuha muna tayo ng balita sa labas ng himpilan. Youth group sa Cavite humingi ng hustisya sa sexual abuse victim na inaresto laban sa kasong libelo. Balitang ating hatid ni Ramon Garcia. RJ, humihingi ngayon ng agarang aksyon at hustisya ang isang grupo ng kabataan sa Cavite sa pagkakaaresto ng sinasabing biktima umano ng sexual abuse matapos sampahan ng kasong libel. Nanindigan si Sophie Reyes, ang lead convener ng student-led youth group, na enough is enough na dapat arestuhin ang mga guro na mismong nangharas sa biktimang itinago sa pangalang Robert. Inaresto si Robert dahil sa pagpalya ng Bacoor National High School na protektahan ang mga whistleblowers na kabilang ang biktima na nag-expose sa issues ng mga sexual abuse harassment na naganap sa paaralan noong 2022. Pagtakas umano sa accountability ang pagpayag sa pagsasampa ng kasong libel ng mga nang-abuso mismo sa biktima. Humaharap ngayon si Robert sa patong na sentensyang 6 na buwan hanggang 4 taong pagkakakulong at dagdag na kabayarang aabot sa 40,000 pesos hanggang 1,200,000 pesos. Nananawagan din ang grupong Enough is Enough na rebisahin ang Safe Spaces Act dahil hindi nito sapat na pinoprotektahan ang mga biktima ng pang-aabuso. Ramon Garcia, DZLB News. Maraming salamat, Ramon Garcia. Susunod sa DZLB News, lalaking trip na manaksak ng mga estudyante sa Antipolo, arestado. Kawanin ng DPWH, patay naman matapos madaganan ng heavy equipment sa Quezon. At Gotong Batangas at Kapeng Barako tampok sa Filipino Food Month Celebration sa lalawigan ng Batangas. Marami po mong balitang atin sa pagpapatuloy ng DZLB News. Oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
We're UPLB students. Of course, favorite namin magmuni-muni sa Freedom Park. For UPLB students, of course, lahat sa amin walking distance. Kahit pataas ng mainline. Tsaka forestry. We're UPLB students. Of course, lagi kami may kamitap sa Carabao Park. Kayo po yung cell beads. Ah, yes po! Ito order nyo. Thank you po. We're UPLB students. Syempre, excited kami graduate. And get to know what we'll do after that. We're UPLB students. Of course, we will watch Galing UPLB. We air new episodes every Friday, 3 p.m. on Radio DZLB Facebook page. See you there! At muli po nagbabalik ang DZLB News na inyong nasusubaybayan live mula po sa Facebook, YouTube at sa Zeno Radio App. At on demand sa Spotify at sa Anchor. At sa ngayon, sa pagpatuloy ng mga balitang atin. Arestado ang 20 anyos na lalaki na sangkot umano sa mga insidente ng pananaksak sa Antipolo Rizal. Nahuli ang hindi pinangalanang suspect matapos mamataan ng mga otoridad na paligid-ligid sa isang paaralan sa barangay Mayamot. Ayon sa pulisya, madalas daw pagtripan ng suspect ang mga estudyante kung saan uundayan nito ng balisong ang sinumang makasasalubong niya sa labas ng paaralan. Depensa naman ng suspect, gumaganti lamang siya sa mga nambubuli at nang-aasar sa kanya. Naharap sa kasong attempted homicide ang nasabing suspect. Samantala sa Quezon Province, patay ang isang kawanin ng Department of Public Works and Highways matapos aksidenteng mabagsakan ng heavy equipment sa Katanawan, Quezon. Ayon po sa report, kinukumpanyuhan ng biktimang si RJ Pondiveda ang isang dump truck nang mag-malfunction at bumigay umano ang long arm ng backhoe na bumubuhat at nag-angat sa dump box na inaayos ng biktima. Dead on the spot ang biktima matapos madaganan ng heavy equipment habang sugatan din ang isang panglalaki sa insidente. Hawak na po ng pulisya ang backhoe operator na haharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries. Samantala, balita muna tayo sa labas ng himpilan. Dalawang Philippine Navy pilots sa win nang bumagsak ang sinasakyang helicopter sa Cavite City. Balitang ating hatid ni Asa Bayoneta. RJ, sawi ang dalawang Philippine Navy pilots matapos bumagsak ang sinasakyang training helicopter malapit sa pampublikong pamilihan sa Cavite City nitong Huwebes ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Dead on arrival sa ospital ang pilotong si Lieutenant John Kyle Borres habang namatay naman habang ginagamot ang co-pilot nitong si Ensign Iza Leona Takan. Sa inilabas na report ng PNP Calabarzon, galing sa Naval Air Wing sa Sangley Point ang mga sundalo para magsagawa sana ng training flight nang mangyari ang insidente. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng Philippine Navy ang sanhi ng pagbagsak ng R-22 o Robinson 22 helicopter. Ayon kay Commander John Percy Alcos ng Navy Public Affairs Office, regular na inainspeksyon at inaayos ang mga sasakyang panghimpapawid ng Philippine Navy upang masiguro ang airworthiness nito o kung ito ay nasa tamang kondisyon para sa ligtas na pagpapalipad. Matatandaan na noong January 2023 ay may dalawa na ring Philippine Air Force pilots ang nasawi dulot din ng bumagsak na eroplano sa isang palayan sa Bataan. Gayun din, noong June 2021, 6 na miyembro ng militar ang nasawi sa isang nighttime training dulot ng bumagsak na helicopter. Ace Bayoneta, DZLB News. Maraming salamat, Ace Bayoneta. Oras muna tayo, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ngayon po, narito ang ating ulat panahon. Ramdam ngayon sa buong kapuluan ang easterlies o hanging silanganin. Ang buong bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog, pagkidlat.
Sa atin naman pong regional forecast, makararanas sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas at Rizal ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Ang lalawigan po ng Quezon ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Maglalaro sa 23 to 35 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite, 24 to 34 degrees naman sa Laguna, 25 to 35 degrees Celsius sa Batangas, 21 to 29 degrees Celsius sa Rizal, at 23 to 34 degrees Celsius sa Quezon. Sa atin namang heat index, inaasahang aabot sa 38 degrees Celsius ang init na mararamdaman ng ating katawan sa Tayabas City, 40 degrees Celsius sa Sangley Point sa Cavite, at Tanawan, Batangas, 31 degrees Celsius sa Tanay, Rizal, 41 degrees Celsius sa Infanta, 39 degrees Celsius sa Alabat, at 38 degrees Celsius sa Mulanay, Quezon. Sumikat po ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at lulubog ito mamayang alas 6:10 ng gabi. Sa ating balitang good vibes, uy, Gotong Batangas at Kapeng Barako, yan ang itatampok sa Batangas Culinaria Goto at Kapeng Barako Cook Fest sa darating na 25 ng Abril 2024. At sa ilalim po ng temang Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago, ang Cook Fest ay bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Kalutong Filipino o Filipino o Filipino Food Month na pinagdiriwang tuwing Abril sa ilalim ng Presidential Proclamation 469 Series of 2018. Ang Filipino Food Month ay naglalayong itaguyod ang food, gastronomy at farm tourism upang magbigay kamalayan, pagpapahalaga at pagreserba ng Filipino culinary history and heritage. Ayon kay Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer Vanessa Tolentino, ang natura pong Cook Fest ay isang paraan ng pagkilala sa papel ng kabataan sa pagpreserba ng culinary heritage ng lalawigan. Maganap din sa Cook Fest ang isang cooking competition kung saan merong professional at student category. Ang mga mananalo ay makatatanggap ng mga medalya, sertipiko at cash prizes. Ang food tourism initiatives tulad nitong Cook Fest ay parte ng kampanya ng Batangas LGU upang ma-develop ang lokal na ekonomiya at turismo. Oras po natin sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. O ito na! Ngayong Biyernes, mga classmates, tuklasin at kilalanin natin ang mananaliksik na itinanghal bilang UPLB Agora Outstanding Research Personnel sa kategoryang Junior Researcher sa Natural Sciences. Makikitambay at magbabahagi din ng kanyang kwentong sablay ang isang engineer para sa bayan mula po sa UPLB College of Engineering and Agro-Industrial Technology. At syempre, hatid din namin ang latest news and updates sa nagdaang linggo sa ating pamantasan. Kaya naman, tambay muna sa programang hatid ay samot sa aring kwento at balitang nagpamamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Banos. Yan yung sa ulo ko talaga yan. Samahan niyo po ako sa galing UPLB mamayang alas 3 ng hapon. Mapapakinggan, mapapanood at masusubaybayan ng... Wala akong effects dito eh. Sabayan sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB sa zeno.fm/radyodzlb at sa Zeno Radio App. Hanapin lamang ang... Radyo DZLB. At yan po ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin sa DZLB News. Mga balita mula sa inyong pamayanan para sa pag-unlad ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB at sa ngalan ni Gian Garma, ako po si RJ Gala. Maaaring niyong muling mapakinggan ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify, Anchor at sa inyong paboritong podcast app. Kung meron man kayong news tips, media advisories, mga panawagan at mga anunsyong pangbayan, maaari kayong mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
Magandang araw sa ating lahat, Pilipinas! Calabarzon, Padayon!